Ayan. Hello, hello po sa inyo. Magandang magandang tanghali po kung ano mong oras man sa inyong kinatatayuan. So, isi-share ko lang naman po sa inyo yung aking journey sa ng aking na-reach yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour and hanggang sa ma-approve na nga po tayo ni Lolo YT sa YouTube partnership. Ang gusto ko lang naman actually share, alam ko naman lahat kayo ay may alam na, alam ko naman ay kayo marami ng information na nakakalap no sa iba't ibang tao, ganyan. So, ito na ang i-share ko lang is kasi ako, nag-alala ako kasi may copystrike ako. May isa akong copystrike at meron din akong isang community guideline na na-violate ko. Sa madaling salita, hindi po natin pwedeng ibase sa naging experience ng isang tao, ganun na rin po yung magiging experience nyo. So, para sa akin, case-to-case basis pa rin po yan. Siguro po, depende kung gano'n ba katindi yung violation, ano ba yung laman ng violation na yon na nagpa-violate sa'yo. Di ba? Ang gulo ko, no? Pero anyway, ang gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na tayo po ay may kanya-kanyang, paano ba to? Tadhana ba yun? I don't know. Hindi ko alam ang tawag, pero hindi po natin pwedeng ibase ang ating naging kapalaran sa YT sa kapalaran ni Juan o ni Pedro. Lalo na kung magkakaiba rin po tayo ng journey, ano? At saka magkakaiba po tayo ng diskarte sa ating YT. Ngayon, if you are taking your own risk, well, face it kung ano man po ang magiging kung ano magiging resulta ng inyong pag-take ng risk na yon. So, ang sa akin lang din, huwag po kayong mawawalan agad-agad ng pag-asa, huwag po kayong susuko. Kasi ako, medyo nalungkot ako, sabi ko, kasi hala, hindi yata ako ma-approve kasi may community strike nga ako, tapos may community guidelines pa ako na-violate. Awa po ng Diyos, within 3 days po, actually, wala pang 3 days eh. Siguro 2.5. Basta ganun. Hindi nga po pare-pareho yung ating magiging kapalaran. Pero, advice ko rin po, equip yourself with your own knowledge din po. Mag-research kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba. At dahil nga, hindi nga ho, pare-pareho ang nagiging desisyon ni Lolo YT. At ang masasabi ko lang po sa mga bagong kagaya ko po na nag-uumpisa pa lang din sa YouTube, you have to make friends po sa ating community. Hindi po natatapos sa pag-asul at sa pag-pulang lamang ng ating mga channel. Natatapos ang ating pakikipagkaibigan. Ano ho? Kailangan po natin i-build ang friendship kasi po, it's like real friend na you need to put effort. Ayan. Sino ba naman ako para pakinggan nyo? Well, I don't know. ako lang po ay may experience lang din, based lang sa aking experience, ang i-share ko sa inyo. Ngayon po, ano ba ang naitulong sa akin ng YT? Bakit ako nagseryoso sa YT? Maraming bagay po. Una-una po, dito po sa abroad, busy po kami. Yes, busy po kami. At marami po kami mga stress sa aming kapaligiran. Pero nakatulong po sa akin ang pag-YT lagi akong busy. Yung isip ko busy. I don't think too much about my problems. Kasi it's not healthy rin po na mag-isip ka ng mag-isip ng tungkol sa problema natin sa buhay. At saka, masabi ko lang, keep fighting, laban-laban lang, enjoy lang po ang pag-YT at patunayan nyo po sa sarili nyo kung ano po yung kaya nyo, yun po ang gawin nyo. Basta huwag nyo pong pabayaan yung sarili nyo at saka huwag po yung susunugin yung niluluto nyo. Charot, joke lang po. Hindi pa po ako makapagpasalamat sa inyong lahat dahil hindi ko po hawak ang aking listahan. Ako yung nag-aalala na
na hindi ko papasalamatan kayong lahat. Ano ho? Pero ang dami-dami na nasa isip ko kung sino-sino kayo, na alam nyo na kung sino-sino po kayong tumulong at naging parte po ng aking journey po. Maraming salamat po. Pero just like what I said, I will prepare po ng aking pasasalamat. I know na masaya po kayo na naging parte po kayo ng aking munting journey sa YouTube. Thank you po ha. Salamat. God bless us all. And see you around. And let's keep supporting each other. And kung ano man po ang mga goal nyo or gusto nyo pong patunayan sa sarili nyo, just do it po. Thank you. Bye-bye.